sa aking channel. Si Kara nasa likod ko. Say hi, Kara. Hi, the vlog. Ayan. And, mag-unbox tayo ng galing Amazon. Ayan, dalawang package siya. Pero same lang din yung laman niya. So, isa lang ang bubuksan ko. Kasi same lang naman siya. Inalis muna namin to sa box bago ipinasok dito sa bahay. Then, piniliguan ng alcohol. Ayan, buksan natin. So, ayan, buksan na siya. Konti pa. Ito is, bumili ako ng bagong tray ng diamond painting. Kasi yung tray ko, ito yung dati kong tray. Napakaliit ng aking tray. So, iba, yung konting beads lang ang malalagay natin. Ito din. Yung tray ko naman na to, medyo malaki. Kaya lang, pag shinake mo, meron siyang butas, pwede siyang tumapon. And then, yung isa ko namang tray is sobrang babaw. And, pag may sumobra, mahirap siyang ibalik. Kasi wala siyang spout, katulad nito. Tsaka ito. So, gusto ko ng mas malaki. Kaya, nakita ko to sa Amazon. Yung big tray. Kasi, yung mga diamond painting ko is malalaki. Open natin siya ng todo. Ayan. O, yan. Oh, my kulay. May plastic pa pala siya bukod dito. Kaya, ang hirap buksan. So, ayan ang kanyang laman. Oh! Meron pa. So, ito yung mga tray. Hindi ko akalain na ganito kalaki yung white na tray. Kala ko mga kalahati lang. Oh, yan. Napakalaki. Napakalaki ng tray. So, yan. Ito yung tray natin na in-unbox. And, ito, comparison dito sa malaking tray. Ito yung kasama ng diamond painting. Ito yung kasama sa basic tool niya na free. Kita nyo kung gano'ng kaliit. Diba? Pero maganda siya kasi pag ganun. Kaya lang sobrang liit. So, kaya nag-decide akong bumili ng malaki. So, ito siya. 1, 2, 3, 4. And ito yung pinakamalaki. Pang 5. I-try natin siya ngayon kung ano yung pinakamaganda dun sa kanya. Meron tayong beads dito na isasalin and yung aking pen. Yan. So, itong dalawa is same lang. Yan. Halos same lang siya. Ang kaibahan lang is meron siyang holder. Yan. Yan. Hindi mauhulog yung holder mo. Nakakapit lang dyan. So, ito naman, yung orange is ganun din. Ang kaibahan naman niya is pa-triangle siya na putol. So, mas medyo madaling isalin pabalik sa container yung beads pagka sumobra tayo ng lagay or may natira. And yung grid niya, putol, hindi siya sagad dito. Hindi katulad nito, sagad siya. And ito. Yan. Mas maganda yung hindi sagad kasi kung isi-shake nyo siya pabalik para pumunta dito sa gilid, malalaglag siya dun sa bawat grid and maiipon na siya dito. Mas madali siyang isasalin. So, ganun din tong puti. Ito yung pinakamaganda.
Kasi meron siyang spout ba ang tawag dito? Hindi ko alam kung tama ako or nguso. Kaya lang sana may takip na siyang kasama. Kaya lang wala siyang takip. Kasi may tendency na baka pag sobrang shake nyo, is lumusot. Ang alam ko may nabibiling separate na takip. Pero sana may kasama na to. So, yung pang ano naman natin, pang limang tray is ito. Sobrang laki. Tingnan nyo, mahigit sa aking mahigit isang dangkal. So, ang kagandahan naman dito is kung malaki yung diamond pattern na gagawin nyo, halimbawa 200 by 200, tapos may mga area na sa isang color ng beads is napakadami, maganda to. Hindi na kayo sali ng salin. And yung grid niya is ano din, sagadan din. So, itry ngayon natin kung ano yung may pinakamagandang grid. Kasi sigurado to is iba-iba. So, try muna natin dito sa light blue. Maglagay tayo ng diamond. Ayan. Ayan siya. I-shake natin. Ayan. Ooh, ang ganda. Ang dali niyang mag-formation or umayos dun sa kanyang dapat position. So, ayan siya. And ang maganda rito, ayan. Ititilt mo lang siyang patagilid. Magpo-formation na lahat ng beads mo. Maganda siya kung gagamitan natin siya ng multiplacer. Ito kasing aking pen is single placer ang tawag dito. Yung isa-isa. Isa-isa siya. Ngayon, kung para mas madali, mas maganda yung nakaganyan, meron tayong multiplacer. Ayan. Na apatan. Tama ba? Apatan. Ano? Tatluhan lang siya na multiplacer. Pero meron siyang hanggang 8 yata or 9 multiplacer na pwede yung mahahaba siya. Ang maganda pa rito sa tray na to, kung halimbawa hindi kayo nagda-diamond painting ng naka-flat, yung iba kasi naka-tilt, meron silang easel na binibili tapos naka-tilt, pati itong diamond tray is naka-tilt. Yan. Ayan, naka-flat, naka-tilt. Hindi siya nahuhulog basta-basta. And, mas madali nyo rin siyang mapipick up. Ayan, katulad nito. Pick up natin siya. Diba? Or, kahit na itong naka-bend na ang tawag dito? Nakalimutan ko. Placer. Ayan. Ay, wala pala siyang wax. Pero try natin. Baka ma-pick up ko siya. So, ayan. Na-pick up ko naman siya. Ayan. Siguro sa static kaya na-pick up siya. Ayun. Ayan. Kahit naka-tilt siya. Maganda rin siya naka-tilt. Yung iba naka-tilt talaga yung gumagamit ng easel para hindi masakit sa batok pag matagal na or sa likod. So, ayan. Ang ganda nung grid niya. Kasyang-kasya siya. And, madali siyang ipila. Formation. Yan. Ipila. So, try naman natin tong yung kanyang orange. Or, tatry natin. Dito naman natin ilagay. Ayan. May static kasi kaya may dumidikit. So, ito naman yung ating orange. Parang ano natin siya.
Okay. Na ano naman siya sa posisyon niya. Kaya lang hindi katulad nito na lahat. And ang maganda rito, meron siyang plain, hindi sagad yung kanyang grid. So, tignan natin kung pipila siya. Okay. Ayan, nakapila naman siya. Ganda rin siya. Kaya lang marami siyang nahuhulog na hindi nakapila. Hindi katulad nito, halos lahat. Ang maganda rito, pagka may sobra at isasalin mo na uli siya dito sa container, meron siyang plain, mahuhulog lahat. Yan. Mas madali siyang isalin. So, ito naman is ganito rin. Ang kaibahan lang is meron siyang holder. So, try pa rin natin siya. Ayan. Kung pareho siya ng grid nung isa. Ang hirap ng may static. Ayan. So, ayan siya. Okay. Parang ano, pareho siya nito, yung grid niya. Pareho lang nito. Ito mas parang mas maluwag ng konti, kaya dire-diretso siya pagka tinilt mo ng ganon. Walang natitira na napupunta doon. Ito, yung mga hindi nakapila. So, mas maganda pa rin yung grid nito. Yan. Try naman natin itong white na may spout. Ito siya. Parang anghang lapad niya. So, ayan. Naka ano naman siya lahat. May natitirang konti kasi nakita nyo naka wala sa lapag, nasa gilid. Kasi sa static yun, kumakapit siya. Pero maganda naman. Formation din siya lahat. And, ayan. Okay naman siya. Ayan. Mas bet ko pa rin to. Pero sa mas bet ko tong tray na may ganito. And putol din yung grid niya. So madali siyang maisasalin. Halimbawa, ibabalik na natin. Mas madali siyang maisasalin. Ayan. Ayan. Kasi may ngunso. Ayan. Ayan. So, ito yung ating mga tray. So, ang favorite ko sa kanilang apat is number one to. Yan. Number two is ito, itong white. Number three is itong orange. And number four, pwede na. Kasi halos pareho lang. Hindi ko naman kailangan yung lalagyan ng pen, and mas maganda yung grade nito. So, ayan. Ito, okay lang kung may malaki akong gagawin. And super laki talaga. So, ayan. Pinaka-favorite ko siya. Kasi, ang ganda ng andulas niya. Sumusunod talaga yung beads. And maganda din siyang itilt. So, ayan yung ating unboxing for today. Yung aking biniling large, ayan, extra large diamond painting tray sa Amazon. So, maraming salamat sa ulitin.